Magandang buhay sa lahat! Welcome back to my YouTube channel. And this is Haikel and you're watching Paisano Vlog PH. At sa video na to, samahan niyo ako sa aking journey sa aking basic training. Una sa lahat, ano nga ba ang basic training? Ang basic training ay isa sa pangunahing requirements para sa mga seafarers or sa mga gusto maging seafarer balang araw. At sa mga hindi pa nakakaalam na kung dati ay tinawag itong SOLAS or Safety of Life at Sea. Tapos tinawag din itong BST or Basic Safety Training. At paglipas ng panahon ay tinawag din itong BSC or Basic Safety Course. Hanggang sa na-update ito at sa kasalukuyan ay tinatawag natin itong Basic Training na may acronym na BT. And based on International Maritime Organization, ang basic training ay may apat na kategori ito. Una na dito ay ang EFA or ang Elementary First Aid. Ito ay basic pero napakahalagang kaalaman na dapat nating matutunan. Ang pangunahing lunas o first aid ay pagbibigay ng pangunahing magagawang tulong, kalinga, at pangangalaga sa mga taong napinsala ng sukuna o karamdaman sa barko. Isang halimbawa dito ay dapat marunong tayong mag-CPR or kung may makita tayong mga crew or passenger na nag-choke, nabalian, sugatan, at kahit ano pa bang emergency situation. Bago pa man dumating ang mga dalubhasang tulong pansagip buhay ng mga eksperto, ay at least na ibigay na natin ang pangunahing lunas na pinag-uusapan natin sa Elementary First Aid sa kategory na to. At ang pangalawang kategori ay may acronym na PSSR or Personal Safety and Social Responsibilities. Bilang isang seafarer, bago tayo sumampa sa barko, kahit anong department tulad ng waiter, barista, kabinista, o sa mga cargo shipman, meron tayong tinatawag na extra duties, especially during emergency situations. Ito ay para maprotektahan natin ating pansariling kaligtasan at ang kaligtasan na rin ng ating mga pasahero at kapwa crew sa barko. Kaya sa kategory na to ay mahalaga na dapat familiar tayo sa ating working environment and safety procedures. Isang halimbawa nito ay ang pagkilala sa iba't ibang emergency signals and basic communication procedures at ang tamang paggamit ng safety equipment sa barko. At ang pangatlo ay may acronym na FPFF or Fire Prevention and Firefighting. Ang course or category na ito ay ginawa para sa mga seafarers para magbigay babala at kaalaman sa maaaring mangyayaring fire emergency or sunog on board. Pinag-uusapan din dito ang maaaring dahilan ng sunog at paano natin mapigilan ito gamit ang iba't ibang uri ng equipments. Tulad ng tamang paggamit ng fire extinguisher, fire blanket, and water, at iba pa. Yan po yung part ng extinguishing fire using the fire blanket. So medyo madali lang po siya, medyo huwag ka lang matakot at kayang-kaya yan. Kahit mga babae po, yan po sa mga guys dyan. Kahit mga babae po nasa training, kayang-kaya po nila. Kayang-kaya nyo po kung kayo na po nasa training ganito. At syempre, focus ka lang sa gagawin natin, lalo na sa training. Focus ka lang, makinig ka lang sa instructor at matututo ka.
Dito sa Fire Prevention and Firefighting ay kasama na rin dito ang tamang paggamit at pagsuot ng firefighting equipments tulad ng breathing apparatus. At ang pagkilala sa mga emergency signs, lalo na ang mga emergency exits na maaaring makakapagligtas ng ating buhay on board. At ang pang-apat na kategory ng basic training ay ang PST or Personal Survival Technique. Bilang seafarer ay dapat handa at knowledgeable tayo sa ating duties and responsibilities kung sakaling may emergency on board. Lalong-lalo na kung abandoned ship na ang pag-uusapan. Sa course na ito ay makakapagbigay kaalaman sa atin ng basic technique kung paano tayo mag-survive during abandoned ship situation or ang paglubog ng barko. Halimbawa dito ay ang tamang pagsuot ng life-saving equipments tulad ng life jacket and immersion suits. Matututunan din natin sa course na ito ang paggamit ng mga life-saving appliances tulad ng lifeboat, lifecraft, at location ng personal life-saving devices na meron ito at kung saan ito gagamitin. Pinag-uusapan din dito ang mga tamang paggamit ng radar, radio equipments at iba't ibang uri ng communication devices. Dito sa personal survival ay matutunan natin ang mga teknik na gagawin sa mga heat stroke, hypothermia, seasickness, fire on water, sharks attack at iba pa. Kaya't sa mga kabaro ko dyan at soon to be kabaro ay iilan lang ang mga ito sa mga praktikal na halimbawa sa basic training. Kaya dapat nating isapuso ito dahil sabi nga nila, mas lamang ang may alam. As a simple instruction mga idol, kailangan pag nagsuot ka ng life jacket ay mahigpit siya masyado. Kasi po, pag sa water, pag talon mo nito ay nalulutang siya at mahihirapan ka ng i-revive. Dapat dito pa lang, bago tumalon, ay mahigpit na siya. At tapos lahat ng excess ng mga lawit-lawit, sample tulad nito, ay dapat i-secure mo. Dapat walang mga lawit-lawit sa mga gilid para siguradong safe tayo. Alright, let's go! Yan si ma'am babae po yan. Yan, kayang-kaya kahit babae. At yung ibang kaganapan mga idol, mga kabaro ko dyan, hindi ko na na-video kasi siyempre bawal. So yun lang may chance na maka-video, yun lang po ma-include sa vlog natin. The water is clear! Boom! Wala na wala! Avante! Yan po si ma'am, babae din po yan, yan. Walang takot, astig. Kaya yan. So babalik ta rin ang life raft na nakabaligtad ngayon. Ayan. To put in the right position. Ayan. Tama din naman yon. Ayan. Tamang-tama yan. So, alright mga idol. Tatalon tayo para sa mga pangarap kabaro. Ayan. Very good!
Okay, stop! Ulit! Strike the water! Okay, stop! Okay, stop! Sigaw! One more! Strike the water! Okay, stop! Okay, then on your back! Ganiton! Ayan! Okay! Strike the water! Oy, may gabi eh, may buntag. Shout out. Shout out sa mga taga-Cagayan de Oro da. Cagayan de Oro. Manchada Cagayan. Manchada. Lalim po. Uy, Ella, nasan? Galing ni Momo, nakakalutang siya, oh. Mabigat yung Red Horse, pare. Mabigat yung Red Horse. Kahundal ako. Umutang na. Ahon pa. Ahon. Ahon. Imam kasi palagong yan. So yun na po mga idol ang kabuuan ng ating vlog for this video. So ito po ang basic training, which is the very essential part para sa ating pagbabalik barko. Or sa mga aspiring seafarers, yan po ang gagawin. Ito po ang practical assessment para po sa mga aspiring seafarers or sa mga refresher. Ang BT na to, ang basic training, isa din po ito sa basic requirements para kumuha ng seaman's book. Ayan po. At 9 days po ito. 9 days. Sa 9 days na yon ay kasama na yung lecture ay yung, at yung practical assessment na nakikita natin dito sa training site ngayon. At may advice ko lang po based on my experience, focus lang po at huwag mong isipin na kukuha ka lang para sa certificate, kundi kukuha ka para sa knowledge mo bago ka magbarko. You have to well equip with knowledge for your safety pag nasa barko ka na. So very napakahalagang bahagi po ang basic training na ito. So sabi nga ng pinaka-idol kong instructor namin, sabi niya, give value to your training and I will give training to your value. Alright! Thank you for watching po at I hope may natutunan kayo at please comment down below kung may tanong po kayo at sa hindi pa nakasubscribe, baka naman. Woo! Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.